Makakausap natin si DOH Undersecretary at FDA Director General Eric Domingo. Yusek, magandang umaga po. Gani Oro po at Dayan Carrer, good morning. Hi, magandang umaga, Gani. Good morning po sa inyong lahat. Yusek, may binabanggit po kayo na epektibo po ang mix and match na bakuna. Ano-ano pong bakuna at maituturing ho ba at matutukoy niyo kung ano-ano mga ito? Well, sa ngayon po, yung mga napag-aaralan na sa ibang bansa, katulad po sa Europa at sa Espanya, meron din po sa UK, ang sinubukan po nila ay first dose yung AstraZeneca, tapos binibigay po na second dose yung Pfizer. Mm-hmm. At nakita na maganda rin po ano, at mataas din yung kanilang immunogenicity o yung ability niya na magagawa ng antibody yung katawan after injection. Dito naman po sa atin, aaralin din po ng Department of Science and Technology yung pag-mix and match. Yun naman pong mga bakuna na ginagamit natin dito. Mm-hmm. Yusek Domingo, Dayan Carrer po ito. Hanggang kailan po magtatagal yung pag-aaral po hinggil dito po sa mix and match ng mga bakuna? Well, usually, katulad yan na yan ng nung clinical trial nung dinedevelop ang bagong vaccines. So it will take a few months. Siguro baka towards the end of the year, meron tayong mga datos na dyan para po kung sakaling kailangan nating baguhin yung ating dosing schedule, magagamit natin sa susunod na mga panahon. Mm, with that po na may mga ganung probably mga studies, may changes po ba pagdating dun sa kumbaga EUA nito pong mga bakuna ito kapag nag-mix and match ng mga bakuna or once na finalized na po yung mga clinical trials, it's good to go na iturok na po yung mix and match? Well, yun pong mix and match naman dahil may EUA naman na ang mga bakuna na ito, no? Parang ang magbabago lamang naman yung dosing schedule niya. So, pakapag naman po ito ay nakita ng mga eksperto natin, pagkatapos ang DOH ay makakapag-desisyon na susundin ang bagong dosing schedule, maaari naman pong gawin yon. May balita ho kami na may lumabas din na report na ginagawa na sa ibang bansa na talagang epektibo ho yung mix and match na mga bakuna. May mga data ho ba kayo tungkol dyan? Well, yun nga po ang nakikita natin. Aral na to, hindi katulad nung mga during the vaccine development, mga 30 to 40,000. Ito ang mga ginagamit nilang grupo ay mga 400 to 600 patients. At nakita nga na kapag binigay yung AstraZeneca na first dose, tapos Pfizer yung second dose, mataas din yung kanyang efficacy rate. Okay, naisip ko Yusek Domingo kasi di ba may mga iba't ibang variants na rin na lumalabas, yung Delta, yung Lambda variant. I mean, would it be parang recommendatory po ba talaga na kumbaga magkaiba yung brand kasi para mas dumami yung antibodies natin pa contra COVID-19? What do you think po, Yusek? Parang ganoon nga kasi ang naiisip natin na mechanism of action why it will be more protective, no? Kasi parang dalawang klaseng magkaibang bakuna na iba ang efficacy rate ang nagiging natatanggap ng ating katawan. Kaya lang siyempre, as the new variants develop, kailangan na naman pong maasure ang magiging efficacy niya over the new variant. So may mga nabakunahan ho, may mga na-vaccine na ibang brand, yung unang na-vaccine at second dose ay magkaiba. Gano'n na sila karami? Yun nga po mga sa clinical trial, wala pa, hindi naman po marami pa masyado, no? Tapos nga nung isang nakita kong clinical trial from Spain, 600 ang kasama. Yun naman pong sa UK ay mga 400 patients. So hindi pa po naman napakarami. Pero from those groups nga po, mukhang hindi naman siya, very encouraging naman yung nakikita ng resulta. So hanggang kailan po ang monitoring at study sa kanila kung talagang effective nga yung mix and match? Maabot pa yan talaga ng mga hanggang 6 na buwan, no? Para malaman kung ano yung magiging effect niya for a longer time period. Wala namang kakaibang side effect so far dun po sa mga part ng clinical trial? Wala naman. Dun sa isang trial, nakita na pareho lamang yung kanilang mga adverse events, no? Dun sa isa naman, nakita na parang mas marami ang nagkakaroon ng mild to moderate na mga nararamdaman after dun. So ang mga merong mix and match. Pero wala namang yung nakakabahala or severe na adverse event. Okay, maraming salamat po, Undersecretary at DFA Director General Eric Domingo. Thank you, Doc. Maraming salamat din.